anak kay lasudan, tabang kay muadak sanggasat haang. Ket day tarupa, maday pinta kanyak, day to'y sarmi a mabuyak haang. Ket marunawin, to'y pusok ken ripiksak, ket anges kun to'y kas mapungsat ha. Ket ayaunayen nga nagri. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. So he came and took away his body. Nicodemus also, who had at first come to him by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes. They took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb where no one had ever been laid. So because of the Jewish day of preparation, as the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Nang igulong ang malaking bato sa libingan ni Jesus, naghari ang panlabas na katahimikan, ang kapanglawan ng paligid. Ngunit sa kalooban ng mga alagad ni Jesus na nang iwan sa kanya sa huling sandali, maiisip natin kung paano nag-aalimpuyo ang sari-saring damdamin. Maaaring nasusuklam sila sa kanilang sarili dahil iniwan nila si Jesus o kaya'y nahihiya sila sa kanilang ginawa. Naroon din ang takot, ang pangamba dahil baka sila naman ang susunod na aarestuhin. Si Jesus sa libingan ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang mga sandali ng pananahimik at pakikinig. Pakikinig sa Diyos, sa kapwa, at sa atin ding sarili. Sa panahon na parang walang nangyayari sa ating mga pagpupunyagi, wala tayong nakikitang bunga, at tila ang nakikita lamang natin ay kabiguan at dulo ng ating pangapagsisikap. Tandaan natin, ito ang panahon ng pananahimik. Pagkatapos nating maharap at pawiin ang mga ingay sa ating sarili at sa ating paligid, nawa ang tinig ng Panginoon ang gumabay sa atin tungo sa tunay na ugnayan at diyalogo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, nawa po'y huwag kaming matakot sa mga panahon ng kabiguan. Kapag wala po kaming marinig na magagandang bungang nangyayari sa kabila ng aming katapatan at mga pagsisikap, nawa po'y patuloy kaming manalig sa iyo na sa kabila ng katahimikan ng libingan, muling babangon ang bagong buhay na inaalok ni Jesus sa aming lahat. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Ket anges kun to'y kas mapungsat ha. Ket ayaunayen nga nagrigat, ikas tuya kalak amak,
Ken kaanat ku apu untoy biag.